Tagos. Mga pre, may kailangan ka bang i-drill sa concrete wall o kahit sa bakal? Ito ang pinakamabilis na paraan. Maraming tawag dito mga pre. Pinakakilala to sa concrete nailer or ramset gun. Paano ba to gamitin mga pre? Ginagamit ito para mabilis kang makapagkabit ng mga bagay-bagay sa concrete wall or underslab. As in, mabilis lang, 1 second lang or 3 seconds. Ang usual na ginagawa natin ay mag-drill, then maglagay ng tox, then mag-screw. Napakamatrabaho at time-consuming. Ito ang pwede mong gamitin instead. Tinatawag nga din pala itong ceiling artifact nail gun kasi ginagamit ito kalimitan sa pagkakabit ng metal farings sa ilalim ng concrete slab. Mga pre, para gumana ito, kailangan ito ng espesyal na bala. Itong ganito. Ang tawag dito ay fire nail. Steel nail ito na umbrella type at merong pulbura dito sa part na to. Pag bigla itong tinusok ng striker or yung percussion needle sa loob ng ating gun, to parang ganito. Ito na nga mismo yun. Pag bigla siyang tinusok na ganyan, gumagana ito na parang baril. Pumuputok at natutulak ng malakas ang nail, kaya madali itong bumabaon sa dingding. Ganito ang paggamit mga pre. Ilalagay nyo lang yung fire nail sa dulo. Yan. Mga pre, bago tayo gumamit nito, magsuot muna tayo ng protective goggles, earmuffs, tsaka gloves. If question nyo, against the wall, 90 degrees dapat. Huwag nakaslant. At itutulak nyo ng may puwersa. Hindi kaya ng lalamya-lamyang tulak. Kailangan quick, hard push. Yan, mga pre. Pagkatapos, pwede mong tanggalin yung plastic na yan sa dulo. Ano? Yan. Ganyan ang itsura ng installed fire nail. Yan. Ready na uli para sa sunod na pagputok. Sa sobrang lakas niya mga pre, kaya din niya mag-penetrate sa bakal. Yes, pwede siyang gamitin sa bakal na up to 3mm thick. Gamitin natin tong lumang angle bar na nakita ko dun sa baba. Tagos. Hindi lang limited ang fire nails sa pako. Meron ding hook nails at merong pipe nails at iba pa. Lahat ito may ganito, pulbura. Take note mga pre, dahil sa sobrang lakas ng force niya, hindi ito pwede sa mga gilid-gilid ng mga konkreto. Babasagin niya yan. At syempre, siguraduhin niyo muna ang status ng dingding niyo. Baka isang crack na lang ang pipirma dyan, wala na. Or baka may electrical conduits or water pipe sa loob na maaaring tamaan. Ito ang brand na pinaka-popular sa mga online shops dito sa Pinas pagdating sa ramset gun. Kilat. Maraming ganito mga pre sa Lazada at Shopee. Iba-ibang variety. May basic lang itong gun lang talaga, so bare tool. Meron ding may kasamang pipes na pag-extend ng nozzle dito. Para sa matataas na pwesto na kailangan mong ipako kagaya ng underslab. Meron ding na-adjust ng kanyang power
para sa mga situations na kailangan mong hindi ganong kalakas. Itong sa akin, nabili ko sa halagang 1,698 pesos sa Lazada. Ganito yung mga kasama. Ang ganda ng kahon. At may mga freebies pa, kagaya nitong safety goggles, tsaka yung narito na gloves. Napansin ko lang mga pre, karamihan ng mga ganito ay nasa Visayas, particularly Cebu, ang mga sellers. So mas mahal ng konti ang shipping fee kapag nandito ka sa Metro Manila. Ilalagay ko sa description yung link kung saan ako bumili mga pre. Alright! Pag umorder ka nito online, usually may free safety goggles, gloves, at earplugs. So they are there for a reason. Gamitin nyo mga pre. Safety first.